Magandang umaga mga boss. Ngayong umaga, tuturo ko sa inyo kung paano i-adjust ang rear shock ng ating mga motor kagaya nito. Kung makikita nyo, mayroon siyang adjustment. Kung ang rear shock ng inyong mga motor ay kagaya nito, may adjustment, amang tama to sa inyo ang video na to. So, paano nga ba natin ito i-adjust? Siyempre, tataas natin siya. Ngayon, bakit nga ba kailangan natin mag-adjust? Siyempre, may rason yan. Ang dahilan ko dyan, kaya ako siya gustong i-adjust, gusto ko siyang patigasin. Sa tuwing may angkas kasi ako na isa, sumasagad siya. Sumasagad. Saka, mayroon siyang tunog. So, pangit, diba? So, ngayon gusto ko siyang patigasin. So, ang pag-a-adjust niyan, iikutin natin siya pataas. Pag ganun. Pataas. Para pumatong siya dito, pumasok siya dito. Itong unang ano na yan, step na yan. Alam niyo kung bakit gusto ko siyang patigasin. Sa tuwing pinapatakbo ko kasi siya, pag mayroon akong angkas, malikot sa manibila, parang mag-overhang siya. Pangit yun, di ba? Malikot sa manibila. Basta, hindi ako comfortable, kaya gusto ko siyang patigasin. So, tataas natin siya. Gamit ang tools na to, vice grip. So gawin na natin. Gagawin nyo itong adjustment na to, pakagatan nyo lang siya ng vice grip gaya nito, sabay ikutin pataas. Yan. So, naitaas na natin ng isa, no? Ngayon, subukan yung patakbuhin. Kung okay na ba sa inyo ang tigas na yan. Pag hindi pa, siyempre, itaas nyo pa hanggang dito. Dito. Okay? Itaas natin. So, ayan. Nakita nyo, no? Naitas ko na siya ng dalawang step. Ngayon, subukan nyo ulit patakbuhin. Kung okay na ba sa inyo ang tigas na yan, ang adjustment na yan. Kung hindi pa, taas nyo pa ng isa. Gaya nito. Yan. So, sa tatlo na siya, no? Pangatlo. Pangatlong step na siya. Subukan nyo ulit patakbuhin. Kung sa pangatlong step na yan,
ay okay na sa inyo, komportable na kayo sa tigas niyan, so okay na yan. Mayroon na lang siyang natitirang isang step. Ito makikita niyo yan, isa na lang. Ngayon, kung hindi pa rin okay sa inyo, ilagay nyo siya dito sa pang huli. Yan. Dito. Yan ang pinakahuli nyong adjustment. Kasi pag isagad nyo yan, matigas na talaga yan. Tapos, itong malalim na to, yan yan nakasit sa normal sit niya. Ito, itong butas na to. Ito. Yan. Diyan niya nakasitting. Sa stock niya na sitting. So kung okay naman yan sa inyo, subukan nyo na patakbuhin, okay na. Comfortable na kayo. So okay na yan. So pareho yan, magkabilaan. Ganyan dapat ang adjustment para balance yung takbo natin. Okay? Sa lahat ng mga may mga motor dyan, kung kagaya nito yung mga rear shock nyo may adjustment, tamang tama to sa inyo ang video na to. So ganun lang mga boss ang pag adjust ng rear shock ng ating motor. Sana itong video na to nakatulong sa inyo. Anytime kung gusto nyong patigasin ang rear shock ng inyong mga motor, pwede nyo lang gawin ngayon. So ganun lang mga boss. Salamat sa panonood ng aking video. Hindi lang naman to para sa akin, para sa ating lahat ito. Gusto kong maibahagi ang kaunting kaalaman ko para lahat naman tayo makikinabag, di ba? So ganun lang mga boss. Maraming salamat ulit sa panonood ng aking video. At paki-like na rin kung nagustuhan niyo ang video na to. Tapos i-share niyo na rin sa iba mga boss para alam din nila kung paano patigasin ang rear shock ng ating mga motor. Kung gusto niyo naman ibalik sa ano, sa normal sitting niya, ibalik niyo lang siya sa dati. Ang paikot naman pa ganun pababa para bumaba siya, para lumambot. So ganun lang mga boss. Maraming salamat ulit sa panonood ng aking video. More power and God bless you sa inyo. Maraming salamat. Bye bye. As yan nga pala, huwag nyo nga pala kalimutan na mag-subscribe. Hit the bell na rin mga boss, para every time na may bago akong video na i-upload, manotify kayo. Okay? Maraming salamat ulit mga boss. Huwag niyong kalimutan nga pala, kabilaan ganyan dapat ang adjustment. Kailangan balanse, okay? Salamat.